Mag-mixing balik tanaw tayo mga Lodi. Nandito ngayon si Elder Bayco ang nagbigay ng misyon noon kay Solwi para hanapin ang apprentice niya na kasama niya rin ngayon si Mugi Iam. Napabisita sila dito dahil nag-aalala si Elder Bayco nang malaman niyang nasaktan si Solwi sa naging encuentro niya laban sa mga assassin na pinadala ni Guisama. Sa lugar na ito ay nagkatagpo sila ni Ganma at dito na rin niya ipinahayag ang suporta niya dito. Importanteng event ito dahil ito ang kauna-unahang elder na sumuporta kay Ganma. Na siya namang dahilan para mas bumanggo ang pangalan ni Solwi sa kanilang hanay. Ito rin ang nagpataas ng sagad sa likability niya kay Soryong na siya namang kulang para mautusan na niya ang mga company commanders niya na sumama sa mga misyon niya. Nang matapos na ang kanilang mahabang usapan ay nagpalim na si Elder Bayco kay Ganma at kina Solwi. Kailangan na daw niyang umalis dahil marami pa siyang aasikasuhin. Pero bago ito makaalis ay bigla niyang naalala ang isa sa pinunta niya rito. Nilapitan niya si Solwi at pinakiusapan. Nais niya sanang muling humingi ng pabor dito pero pwede itong tumanggi kung ayaw niya. Wala namang ka-eyed idea si Solwi sa sinasabi ni Elder Bayco. Biglang hinaila ng elder si Mugi Iem at sinabing nais sana niyang tanggapin ni Solwi itong apprentice niya bilang subordinate ni Solwi. Nagulat naman si Solwi sa request ni Elder Bayco, hindi dahil ayaw niyang kunin si Mugi Iem bagkos ang buong akala niya kasi ay napaka-importante nito sa elder. Mukhang malaki na talaga ang tiwala nito sa kanya dahil handa itong ipagkitiwala sa kanya ang pinakamamahal niyang apprentice. Bigla namang may lumabas na system window at tinatanong siya nito kung nais ba niyang tanggapin na subordinate si Mugi Iem. Medyo napapaisip pa si Solwi kaya tinignan niya muna ang stats ni Mugi Iem. Si Mugi Iem ay merong 1,400,000 puntos na health at 1,200,000 puntos naman sa chi. Isa na itong Awoken Master at meron itong 2,480,000 puntos sa fighting power. Laking gulat ng ating bida sa napakalaking improvement nitong Call Okoy na ito. 1 taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. Noong nakaraang taon ay nasa kalahating milyon lang ang mga stats nito. Bukod pa doon ay mukhang kailangan niya talagang tanggapin ito para naman mas lalo pa siyang lumakas kay Elder Bayco at mas tumibay ang samahan nila ni Ganma. Tingin niya ay malaking pakinabang ang makukuha niyang pabor sa elder na ito. Bukod pa doon ay marami naman din siyang mapaggagamitan ng mga abilidad ni Mugi Iem. Muli nang nanambalik ang oras. Tinanggap na ni Solwi ang kahilingan ni Elder Bayco. Tuwang-tuwa naman ang matanda dahil pumayag si Solwi sa kahilingan niya. Nagpapasalamat siya dahil sa wakas ay matututukan na itong pasaway niyang apprentice. Sinabihan niya si Solwi na siya na ang bahala dito at pahirapan niya ito kung kinakailangan. Parang ang hirap naman tanggapin na kasama na sa mga bida itong Mokong na ito. Nung nakaraan lang ay pumapas lang ito ng mga babae at bata para lang sa kanyang kasiyahan. Pero ganito na talaga yata ang moralidad nila ng mga Tiga Demon Cult. Hindi lang pasasalamat kundi nais ding bigyan ni Elder Bayco si Solwi ang regalo para sa kanyang mga nagawa sa kanya. Tinanong niya si Solwi kung ano ba ang nais nito. Muli namang may lumabas na window system at tinatanong siya nito kung anong nais niyang iregalo sa kanya ni Elder Bayco. Meron siyang 4 na pagpipilian. Special Peel, Sandata, Kalasag, o Sapatos. Meron pa naman siyang natitirang oras kaya't pinag-isipan niya itong mabuti. Hindi siya basta makapili dahil lahat ng ito ay kaakit-akit. Dahil nasa kanya na ang Ceremonial Blade of Awakening ay pass na siya sa Sandata. Mababa naman ang kanyang health at chi kumpara sa kanyang fighting power. Kaya naman pinag-iisipan niyang mabuti kung kukunin niya ba ang peel. Gayunpaman ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng magandang sapatos at dahil magmamula ito kay Elder Bayco ay nakakasiguro siya na hindi ito basta-bastang pipit-jujing sapatos. Mukhang ketingbang lang ito ng peel kaya naman mas pipiliin na niya ang sapatos. Hindi na niya papalagpasin pa ang chance ang ibinigay sa kanya. Pinili na niya ang sapatos. Muli nang nagbalik ang eksena. Dala-dala na ni Elder Bayco ang sapatos na natanggap ni Solwi. Dahil baka ito daw ang piliin niya. Flaming Red Boots, pinaniniwalaan na gawa ito sa balat ng isang mystical creature at gawa ng isang tanyag na tao sa malayong lugar. May kakayahan itong bawasan ang kailangan mong gawin para mapalabas ang iyong special technique. Laking gulat ni Solwi nang malaman ito. Sa lagay niya ngayon ay talaga namang kailangan niya ito.
Dahil sa dami ng mga galaw na kailangan niyang gawin, mapalabas lang ang mga malalakas na teknik niya. Perpektong-perpekto ang pagkakakuha niya rito. Tuluyan nang nagpalam si Elder Baco sa mga tao sa loob ng silid. Sinabihan niya rin si Solwi na inaasahan niya madalas pa silang magkikita nito sa hinaharap. Bumati rin at nagbigay galang si Mugi Im kay Ganma. Natuwa naman si Ganma dito at sinabing masaya siya na alagaan ang isang taong nirekomenda ni Elder Baco. Pero sa huli ay na kay Solwi pa rin ang huling desisyon kung anong gagawin niya kay Mugi Im. Nagulat naman si Solwi sa inaasal sa kanya ni Ganma, mukhang maganda ang gising nito ngayon. Nagpasalamat sa kanya si Ganma at sinabing napakarami na nitong nagawa para sa kanya nang hindi niya namamalayan. Sinabi niya kay Solwi na ipinagmamalaki niya ito. Masaya naman si Solwi sa kanyang narinig lalo na't bihira siyang makatanggap ng mga ganitong papuri. Nagpaalam na si Ganma sa kanila. Nagbigay naman ng galang si Solwi sa kanyang master. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap ay muli nang nagpahinga si Solwi at lumipas na muli ang mga oras at araw. 20 araw na nagpahinga si Solwi para makarecover. Ginamit niya ang mga araw na ito para mag-meditate at palakasin pa ang kanyang chi. Sa 25 araw ay nagbalik na siyang muli sa kanyang tinutuluyan. Nakahinga na rin sa wakas ng maluwag si Solwi. Sa wakas ay natapos na ang mga nakakatakot na pangyayari sa mga nagdaang araw. Pakiramdam niya ay kailangan niya ng dagdag na araw para magpahinga. Pero hindi na niya ito magagawa pa. Bigla niyang naalala ang mga gamit na nakuha niya. Ang mga special pills at flaming red boots. Kahit pagod na siya ay tinignan niya pa rin ang mga ito. Jade face pill? Ang kulay green na pill na ito ay may kakaibang itsura. Natatawa naman si Solwi habang pinagmamasdan niya ito. Kanya na itong sinubukan, laking tuwa niya dahil malaki ang iniangat ng kanyang stats dahil dito. Umangat ng 100,000,000 puntos ang kanyang health at 800,000 naman sa chi. Di na niya matago ang kanyang saya dahil sa wakas ay umabot na sa 1,000,000 ang health niya. Medyo hindi rin kasi siya kampante na maliit ang kanyang health dahil pakiramdam niya ay pag nagkumali lang siya ng kilos ay papano na siya. Sunod niyang sinubukan ang flaming red boots. Dahil dito ay mas mapapadali ang paggamit niya sa skill niyang Wind God. Pinapili na siya ng system kung anong nais niyang tanggalin na move. Kaya naman pinili niya ang galaw na tila komplikado para sa kanya. Ngayon ay mas maiksi na ang move na ito at mas madali na itong gamitin. Excited na siyang subukan ito. Agad na siyang lumabas at sa sobrang excited niya ay sa bintana na siya dumaan. Pagkalabas na pagkalabas ay huminga lang siya ng malalim at agad na itong sinubukan. Ngayon ay mas mabilis na niyang makakasa ang skill niyang Wind God. Gamit lamang ang ilang moves ay napalabas na niya ito. Masayang masaya siya sa naging resulta. Grabe ang pinsalang nagawa niya gamit lamang ang pagsuntok na may kasamang Wind God. Kung ang Wind God Blade ay napakatalas at napakalakas ng damage. Ang Wind God Punch naman ay napakalakas ng pressure at napakalawak ng epekto nito. Kung magagamit niya ng maayos ang dalawang teknik na ito, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagtalo ng mas malalakas na kalaban. Ang mga teknik na ito ang magiging susi sa kanyang tagumpay. Sa ganitong paraan, mas magiging handa siya sa anumang hamon na darating. Hindi siya makapaniwala kung gaano kalakas ang teknik niya ngayon dahil lang sa tinanggal niya ang isang walang kwentang hakbang. Ang simpleng pagbabagong iyon ay nagbigay ng malaking epekto sa Wind God Technique. Ngayon, mas kampante siya sa kanyang kakayahan at magagawa. Talagang kamangha-mangha ang mga sapatos na ito. Hindi siya makapaniwala sa galing at kaginhawaan na nararamdaman niya. Kung patuloy niyang palalakasan ang kanyang sarili at magiging mas malakas tulad nito, balang araw matatalo rin niya si Gui-sama. Nakikita niya ang kanyang sarili na tumatawa habang iniisip ang tagumpay na iyon. Pero sa kung anong dahilan, nakakaramdam pa rin siya ng matinding kaba. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero nananatili ang kanyang pag-aalala. Alam niyang lumalakas siya dahil sa lahat ng mga bagong kakayahan at kagamitang ito. Pero sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay lalo siyang nawawala ng direksyon. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may kulang pa rin sa kanyang sarili. Parang may nawawala sa kanya. Tama ba ang landas na tinatahak niya? Patuloy siyang nagtatanong sa sarili kung nasa tamang direksyon ba siya. Wala siyang totoong guro. Walang sino man ang talagang nagturo sa kanya ng anuman. Parang mag-isa lang siyang natututo sa lahat ng bagay.
Sinusubukan lang niyang harapin ang sitwasyon sa harap niya. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya sa bawat pagkakataon. Nagmamuni-muni si Solwi habang pinagmamasdan ang pinsalang nagawa ng kanyang Wind God Punch. Abala siya sa pakikibaka para lamang mabuhay. Nagtatanong siya sa sarili kung magiging tulad siya ng AI balang araw. Nagagawang lagpasan palagi ng AI ang mga ekspektasyon niya at lagi itong nagtatagumpay sa mga hamon kahit tila napaka-imposible na nito. Sa tuwing nakikita niyang makipaglaban ang AI ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung magiging kasing lakas ba siya nito at paano niya matutumbasan ang galing nito sa pakikipaglaban. Minsan napapatanong tuloy siya kung sino ba itong AI na ito. Wala na siyang ibang ginawa kundi sulitin ang mga oportunidad na lumalapit sa kanya. Sa palagay niya ay ito na ang pinakamagandang magagawa niya sa ngayon. Kahit ngayon ay patuloy siyang nangangamba na baka bigla siyang matalo at pumanaw o di naman kaya ay may mapalagpas siyang oportunidad na di na niya maaari pang balikan. Napapabuntong hininga na lang ang ating bida sa kakaisip ng mga pwedeng mangyari sa kanya. Habang nakaupo sa mga putol na sanga ng punong kahoy ay iniisip niyang mabuti kung ano pa ba ang maidadagdag niya sa buhay niya. Gayunpaman ay wala pa siyang magagawa ngayon kundi mag-focus sa kanyang hinaharap at mapalakas ang kanyang mga company commanders. Kailangan nilang lumakas sa kahit na anong paraan. Wala siyang ibang magagawa kundi mag-move forward at umasang makita niya ang kulang na hinahanap niya. Isang lalaki naman ang dumating, pinuro nito ang sipag ni Solwi sa kanyang pag-insayo. Kahit na gabi na ay wala pa rin itong patid sa pag-trade training. Ang lalaking ito ay si Bigan. Tinanong siya ni Solwi kung anong rason niya at nagawi siya rito. Sinabi naman nito na dumaan lang siya para kamustahin ito at malaman kung okay na ba siya. Natuwa naman ang ating bida sa pag-aalalang pinapakita ng kaibigan niya. Sinabi niya na okay na siya at wala namang naging problema sa kanyang pagpapagaling. Sinabi naman ni Bigan na mag-aalala talaga siya dahil malaking asset para sa kanila si Solwi. Umupo siya para saglit na makipagkwentuhan dito. Narinig ni Bigan na ang mga assassin na umatake kina Solwi ay mga alagad ni Guisama. Nais niyang kumpirmahin ito kay Solwi. Hindi naman na naitago ng ating bida ang katotohanan at sinang-ayunan ito. Sinabi naman ni Bigan na ilan sa kanyang mga tauhan ang napaslang habang nagmo-monitor sa kilos ni Guisama. Kaya naman nakasisiguro siya na ang lahat ng Tiga Silver Spirit Unit ay kinasusuklamin si Guisama. Napunta siya rito dahil may nais siyang itanong kay Solwi patungkol kay Guisama. Alam niya na sa tulong ng lahat ng mga Tiga Silver Spirit Unit ay magagawa nilang talunin ng Madalian si Guisama. Ang problema lang ay ang mga backup nito. Hindi naman maintindihan ni Solwi ang pinapanto ni Bigan. Sinabi nito na ang tinutukoy niya ay ang ibang Pavilion Lords at ang unang disciple na si Salma. Tumayo na si Bigan at sinabing aalis na siya. Muli namang nagpasalamat si Solwi sa kanyang pagbisita. Ngayon nadagdagan na naman ang kanyang suliranin. Ang limang Pavilion Lords ay tiyak na mahirap bangain. Mukhang mas lumawak pa ang problema ng ating bida. Hindi na malaman ni Solwi ang dapat niyang unahin kaya naman nag-save muna siya ng kanyang progreso sa save point. Si Seikdo naman ang balak niyang utusan na maglinas nitong mga kalat niya dahil hindi na niya ito kaya pang asikasuhin. Natapos na ang kanyang training at nakapag-save na siya. Muli na siyang bumalik sa kanyang silid para makapag-isip ng mas matiwasay. Muli niyang final ikan at inisip kung ano ba ang tunay na pakay ni Guisama. Alam niyang pinahiya ito ni Gon Makayat na kasi siguro siya na hindi ito makakatulog hanggang hindi ito nakakabawi. Pero hindi na niya ito mako-control pa at ang kailangan na lang niyang gawin ay yung mga bagay na kaya niya sa ngayon. Muli na siyang natulog at nagpahinga. Kinabukasan, pagsikat ng araw. Muli na siyang tinanong ng system kung anong balak niyang gawin sa araw niya. Nalaman niya na nag-iba na naman ang mga options na pagpipilian. Ang pagtuturo at pagmamasid na options ay nawala na at meron namang dalawang bagong pumalit. Ngayon ay pwede na siyang tumanggap ng misyon mula kay Gon makasama ang kanyang mga company commanders. Nang kanya na itong pipiliin ay may bigla namang lumabas na warning sign. Sinabi nito na kung tatanggapin niya ang misyon mula kay Ganma ay mauubos nito ang 17 buwan niyang nalalabi sa schedule at mag-a-advance na siya sa main storyline.